Hello guys! Andito na naman ako ngayon para mag-share ako guys sa inyo ng tungkol sa pangil ng kidlat. Ha? Pangil ng kidlat! Yan guys, kasi ang daming nagme-message sa akin, nagtatanong sa akin, Ma'am, ano po yung birthood ng pangil ng kidlat? At saan daw ito nanggagaling? Sinagot ko, syempre, ito guys ay nanggagaling sa kidlat, kaya tinatawag na pangil ng kidlat. At paano ito nakukuha guys? Mula sa kidlat. Ha? Ang kidlat ay hindi natin pwedeng malapitan guys. Ito ay nakukuha guys sa mga tinamaan. Ha? Sa mga tinamaan ng kidlat. Halimbawa lang guys. Halimbawa lang, malakas ang kidlat guys. Tapos ang kidlat ay minsan, di ba, nalalaman natin kung saan ito tumatama. Halimbawa lang sa puno guys. Sa puno guys. Pag wala na guys yung kidlat, puntahan nyo yan guys. Yung puno na yan, kasi guys, balik, may posibilidad na mayroon yan pangil ng kidlat. Diyan guys, nagmumula ang pangil ng kidlat. Diyan nakukuha. Yan guys, kasi ang iba nagsasabi sa akin, Ma'am, paano po nakukuha yan sa kidlat? Yan kidlat daw, nakakatakot daw yan. Siyempre, di ba, pag kumikidlat, magtatago tayo at baka tayo ay tamaan. Dahil marami na ang namatay, guys, sa mga, ano, yung mga biktima na tinamaan ng kidlat. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Ito ay nakukuha sa tinamaan ng kidlat, ha? Posible talaga, guys, na may maiiwan dyan na ganito, ha? Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos, ano naman, guys, ang birthood nito? Ano ang birthood ng pangil ng kidlat, ha? Ang pangil ng kidlat guys ay nagbibigay ng lakas, ha? Lakas sa ating katawan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Halimbawa lang 60 years old na ako, halimbawa lang. Hindi pa ako 60 years old na. Halimbawa lang yung guys 60. Tapos ngayon, yung kaibigan ko ay 60 din yung kanyang edad. Magkapariho kaming dalawa. Pero kumbaga ang pagkakaiba niyan guys, halimbawa lang ikaw ay may pangil ng kidlat guys, ha. Kumbaga ikaw kahit na senior citizen ka na guys, ikaw ay mananatiling malakas, ha. Malakas dahil ang pangil ng kidlat guys, ha, kapag meron ka nito, ito ay magbibigay ng lakas sa'yo, ha. Kumpara doon sa walang pangil ng kidlat, na yung walang pangil ng kidlat guys ay kumbaga uugod-ugod na, wala na siyang lakas. Samantala ikaw ang lakas mo ay parang kumbaga malakas ka pa, ha, sing lakas ng kalabaw. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ito ay nagbibigay ng lakas at ito guys ay pinaniniwalaan. May isang boksingero guys na ang gamit niya guys ay pangil ng kidlat. Meron siyang pangil ng kidlat. Yan guys, sikat siya guys na boksingero. Hindi ako magbabanggit guys ng name, ha. Lagi ako hindi magbabanggit ng mga name na yan guys. Yan guys ang ibig kong sabihin, ha. Tapos ano pa ang meron nito guys, ha. Ito ay nagbibigay ng mahaba na buhay. Bakit guys magbibigay ito ng mahaba na buhay? Dahil kumbaga, yun yung sinasabi ko na ikaw ay mananatiling malakas, ha? Malakas ka. Kaya kumbaga ikaw ay magkakaroon ng mahabang buhay dahil ikaw ay malakas kumpara doon sa walang pangil ng kidlat na kumbaga hinanghinana, sakitin. Yan guys ang ibig kong sabihin, ha? Nagbibigay ito ng mahabang buhay. Yan guys. Tapos ano guys, pag meron ka din ito guys, ha, may posibilidad guys na pag ikaw ay mabaril, ha, halimbawa lang mabaril, pero huwag ka magpapabaril guys, ha, dahil anumang anting-anting o anting-anting hawak mo guys ay hindi ito pwedeng hamunin guys, ha, hindi pwedeng hamunin yan. Yan guys ang ibig kong sabihin, ha, nasabihin porkit hindi ka tinatalaba ng bala, ngayon magpapabaril ka, hindi yan tama guys, dahil anumang halimbawa may mga agimat ka o mutya o kahit na ano pa yan guys, anting-anting, hindi yan pwedeng subukin, ha, hindi pwede magmayabang yan guys. May posibilidad na ikaw ay hindi tatamaan nito ng bala, tapos ngayon ano pa, nakagat kang dila, excuse me.
Tapos ano pa ngayon, guys, may posibilidad din na hindi ka tatalaba ng itak, guys. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Ha, kagaya na lang, guys, ng hindi na ako magsasampul. Tatay ko na naman sana isasampul ko na yung itak. Grabe na ang itak sa katawan niya, guys. Buhay pa rin yun, guys, ang ibig kong sabihin. Ha, ahaba na naman yung kwento ko. Tapos ngayon, ano pa, guys, ito ay nagbibigay ng bilis, ha. Bilis, kumbaga, mabilis ang katawan mo, maliksi ang katawan mo, yung guys ang ibig kong sabihin, ha. Kasi alam nyo, ako sa totoo lang, ha, sa totoo lang, ako ha, kumbaga, dati medyo mahina ako akyata ng ano, kasi actually, hindi ako gumagamit ng elevator sa condo, ha, hindi ako gumagamit ng elevator, lagi ako, guys, naghahagdan yan, hagdan hanggang 7th floor, dati, ano ako, guys, kumbaga nanghihina ako, yun, guys, ang ibig kong sabihin, mabilis akong mapagod, pero ngayon patakbuhin ako sa hanggang 7th floor, guys, ha, kahit hanggang 10th floor, guys, talagang maliksi ang katawan ko, kumbaga kayang-kaya ko, nagkaroon ako ng sabihin ko sa inyo, medyo maliksi ang katawan ko, yan, guys, ang ibig kong sabihin, kaya yan na nga, guys, ha, hindi ko na pahabain pa, magbibigay ito, guys, sa inyo ng kumbaga liksi ng katawan, maliksi ang inyong mga katawan, yun, guys, kahit nagkakaedad na tayo, kasi lahat tayo, guys, ay papunta sa pagtanda, ha. Talagang darating yung araw, talagang, guys, manghihina at manghihina ka, yan, guys, ang ibig kong sabihin. Samantala, kung meron kang pangil ng kidlat, guys, ito ay magbibigay sa'yo ng lakas at liksi ng katawan. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ito, guys, ay may kasama rin ito, guys, na ano, halimbawa, meron kang pangil ng kidlat, may kasama rin ito, guys, na panglumay. Ha, panglumay ang ibig sabihin, kumbaga, pampaamo sa isang tao. Halimbawa, meron kang ganito, yung mga tao, guys, na nakapaligid sa'yo, kumbaga, unti-unti sila magiging mabait sa'yo. Ha, wag lang gayumahin, guys, ha. Yan ang ibig kong sabihin, kumbaga, may kasama siyang pampaamo pag meron ka nito, magiging maamo yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos, guys, halimbawa lang, may mga sakuna, guys, halimbawa lang, may mga sakuna, ha. Sakuna, alam na natin yung sakuna, di ba, yung mga hindi inaasahan, guys, mga hindi inaasahan na mga pangyayari, alam na natin ang sakuna na yan, guys. Pag may pangil ka ng kidlat, kumbaga ikaw ay may posibilidad, guys, na ikaw ay maligtas, halimbawa lang, wag naman sana, guys, may lindol, sobrang lakas ng lindol, ha. Tapos ngayon, guys, yung mga kasama mo ay nadisgrasya, wag naman sana, malayo naman sana tayo sa mga ganyan, guys, ha. Ngayon, guys, pag ikaw, guys, ay may pangil ng kidlat, kumbaga ikaw ay may posibilidad na ikaw ay maligtas sa mga sakuna na yan, kahit na ano pang sakuna na yan, ha. Kumpara doon, guys, sa mga walang hawak, guys, ng pangil ng kidlat, kumbaga mas mabilis silang madidisgrasya kumpara sa'yo. Yan, guys, ang pagkakaiba ng may mga agimat, guys. Kaya karamihan, guys, sa may mga agimat ay mahahaba ang buhay. Ha, mahahaba ang buhay, guys, ha. Kasi ito, guys, ay kumbaga nagpapagaling din ito, guys, sa mga sakit-sakit na yan. Kumbaga, halimbawa, meron kang pangil ng kidlat. Kumbaga, ito, guys, ay itutok mo lang. Halimbawa, ang sakit ng puso ko, yung pala broken-hearted ka. Hindi naman, guys, nag-jokes lang, ha. Halimbawa lang, masakit, guys. Halimbawa, kung saan yung parte ng katawan mo. Tapos ngayon, guys, ang pangil ng kidlat ay naaalagaan mo, guys, ha. Ito ay pwede mo, halimbawa, itutok mo lang kung saan yung masakit. Halimbawa, masakit yung dito mo o kahit na saan parte dyan ng katawan mo. Bali, itututok mo lang ito, guys, kung saan dyan yung masakit na parte ng katawan mo. Yan, guys, ay may posibilidad na yan, guys, ay kumbaga mawala ang sakit na yan. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, dahil marami, guys, ang ano nito, kumbaga, ang bertod ng pangil ng kidlat, guys. Dahil ito rin, guys, ay pampasuko, ha. Pampasuko, kagaya ng kahoy na sinukuan. Ito, guys, ay meron din itong kakayahan para pasukuin mo yung mga tao na magagaspang
na nakapaligid sa iyo yan, guys. Ang ibig kong sabihin, magagaspang na mga ugali, kumbaga mga ugali, guys, na hindi mo nagugustuhan sa paligid mo. Yan, guys, ay unti-unti magiging maamo sa iyo, mabait sa iyo kapag ikaw ay may pangil ng kidla. Tapos ito, guys, ay napakagandang protection, ha. Napakagandang protection ito, ha. Kumbaga pang kalahatan, guys, na mga protection. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Pero ang pinakaano talaga nito, guys, ay magbibigay ng lakas at liksi sa ating katawan. Kaya, guys, ano, guys, kumbaga mahabang ating mga buhay. Yan, guys, di ba? Masarap mabuhay sa mundo, guys. Mas masarap yung mabuhay sa mundo. Kumbaga, syempre, alam na natin, masaya, ha? Kisa sa nandoon tayo nakatira sa ilalim ng lupa. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, guys, ha. Masarap mabuhay sa mundo, guys. Yan lang, guys, ha. Ito ay nagbibigay ng mahaba na buhay dahil hindi ka sakitin, ha. Hindi ka sakitin. Tapos ngayon, ano pa, sa mga sakuna na yan, mga, kumbaga, mga sakuna na mga hindi natin inaasahan, ikaw ay may posibilidad na maligtas kumpara doon sa mga walang hawak na pangil ng kidlat, guys, ha. Ako naniniwala ako, guys, sa mga anting-anting na yan, agimat na yan, dahil ang ultimo yung ano natin dito sa Pilipinas, guys, ha. Ultimo yung pinaka-pinuno natin dito sa Pilipinas ay mayroon siyang agimat. Yan, guys, hindi ko nababanggitin, guys, kung sino siya, ha. Hindi ko nababanggitin. Marami akong kilala, guys, na kumbaga kahit nga ang ibang ano, mga kilala talaga, guys, ay mayroon silang mga hawak na agimat o anting-anting. Kaya ako naniniwala sa ganyan dahil kahit ako, guys, ay marami akong agimat. Yan, guys. Kaya kumbaga, ano, yun, guys, ha, sa madaling salita, hindi ko napahahabain yung istorya, ha. Yan, guys, ang pagkakaiba ng meron at wala, ha. Yan lang, guys, ang isishare ko ngayon sa inyo, ha. Thank you, guys. Thank you sa mga subscribers ko, guys. I love you all.